akin kayong sasamahan dito sa perimeter fence sa likod ng aming hardin para mapanood ninyo kung paano ako maglagay ng bakod. Kung nakita ninyo ang mga putol na kawayan na ito, ito ay aking kinalap, pinutol nung isang araw para magamit din na poste sa gagawin kong bakuran. Ito ang likod ng aming hardin. Makita ninyo na maraming kawayan na natumba dahil dito hinukay ang pagdadaanan ng DICT fiber optic para sa internet connection. Ito, nandito na tayo sa unang bahagi ng bakod na aking tinusok. Yan. Nakikita ninyo na sunod-sunod ang pagkakatusok ko ng madre cacao. Siguro mapapansin ninyo hanggang doon sa dulo. Kapag naging matigas na ito at nagkaroon na ng ugat, pwede na itong talian ng barbed wire. Ito ang dati kong bakod. Ngayon, ang mga barbed wire ay hindi na maganda ang pagkakakabit sa mga poste o punong pamakuan. Kaya ngayon, dapat lang magkaroon ng bagong perimeter fence. Nakita ninyo ang mga itinusok kong madre cacao. Yan ang magsisilbing matibay na bakod kapag nagkaroon ng ugat. In 1 month's time, masusubukan na natin kung ito bang mga itinusok ko ay buhay o hindi. Ito ang isang ehemplo ng isang madre cacao na gagawing poste. Napakaliit na sanga ng madre cacao. Pero kapag ito'y naitusok at nagkaroon ng ugat, mas matibay pa ito sa mga posting semento ang gamit. Ito ang ginagamit kong bareta, purong bakal na pambutas dito sa bakod na aking ginagawa. Makita ninyo na itong lugar na ito ay wala pang bakod. Kailangan linisin ko muna yan, patagin, alisin ang mga hindi dapat tumubo bago isaksak yung bakod na gagawin ko. Ito ang kapaligiran sa likuran ng aming hardin, Jian Home Garden. Mula dito papakita ko sa inyo ang kahabaan ng bakod na aking ginawa. Ayun, kita na ninyo. Sana ay magsilbing inspirasyon sa inyo ang gawaing bukid ng isang maedad na katulad ko. Kahapon nga pala ako nag-birthday, celebrate ng aking 70th birthday. 22 April, Earth Day. Oh, mga buddies sa YouTube, paki-like na lang, bigyan ninyo ako ng komento, at sana'y mag-subscribe kayo. Tayo magtulungan at maligayang araw sa inyo habang tayo ay nasa ating bahay at naka-stay at home dahil sa COVID-19 pandemic. Magandang araw uli. Mabuhay tayong lahat. Bye!